Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukha ay magturo, magpalaya sa binanggo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan. Kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan na lalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Kahapon po ay pinagdiwang natin ang kapestahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo. Ngayong araw naman na ito, pinagdiriwang natin ang kapestahan ng kanyang dalawang tagasunod, sina San Timoteo at San Tito, Timothy and Titus. Sila po yung naging bunga ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Dito rin natin makikita na kapag tayo man nagkaroon tayo ng pagbabagong buhay, makakahikayat din tayo. Magkakaroon din ng inspirasyon ang ibang tao patungo sa atin. Maaakay din natin sila sa kabutihan at patungo sa Diyos. Narinig natin sa unang pagbasa yung sulat ni San Pablo Apostol kay San Timoteo. Ang sabi niya dito sa sulat niya, hindi ko nakalilimutan ang tapat mong pananampalataya. Katulad ng pananampalataya ng iyong Lola Loida at yung nanay mong si Eunice. At dinugtungan niya pa ito. Ang sabi niya, natitiyak kong taglay mo pa ngayon ang pananampalatayang ito. Nandoon na yung pananampalataya na nagmula sa lola at nanay ni Timoteo. Ito lamang ay pinagyaman ni San Pablo. Pero meron na. Nandoon na yung pananampalataya. At naging mas mabunga ang pananampalatayang ito, nagiging mabunga kapag humaharap sa mga pagsubok. Yung hinaharap na pagsubok sa buhay. Hindi yung kapag meron tayong naiinkwentro na mga pagsubok sa buhay, ang ating pananampalataya ay tila baga parang humihina. Bagkus dapat lalo itong lumalakas.
Nung ginagawa po ni San Pablo Apostol ang sulat na ito kay Timoteo, si San Pablo ay nasa bilangguan. Si San Pablo kahit nahihirapan, kahit nakakulong, ang kanyang pananampalataya ay hindi pwedeng ikukulong, hindi pwedeng hihinto. Ang pananampalataya ay hindi titigil. Ito ay mas lalago, mas kakapit pa kay Kristo. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon na si Kristo ay nagsugo pa ng 72 na mga disipulo na katulong ng 12 mga alagad para magmisyon sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya para mas may palaganap ang mabuting balita, ang pananampalataya, nagsugo pa si Kristo ng kanyang mas maraming mga katuwang. Katulad dito ni Timoteo at Tito. Hindi kakayanin ni San Pablo ang kanyang pagbimisyon na nag-iisa. Kailangan niya rin ng kasama. Itong dalawa na ito ang naging kasama niya sa kanyang pagbimisyon. Sa pagpunta nila sa iba't ibang mga lugar. Dahil kay San Pablo, ang dalawang binatang lalaki na ito ay lumago din sa kabanalan at kabutihan. Niyakap nila ng buong tapang ang pananampalataya at pagbimisyon. Kahit na kamatayan ang ibubunga nito. Anong hamon nito sa atin ngayon? Tayong mga nakatatanda, dapat nating tignan ang ating sarili. Ang pananampalatayan rin ba natin ay lumalago? Kapag lumalago ito, nagiging maganda ba ang ating buhay para maaakay natin ang ating mga anak, ang ating mga kabataan? Ang pananampalatayang ito ay dapat nating ipinapasa sa ating mga kabataan. Sabi nga eh, may tanong pa dito. Tumanda ka nga eh. Ang tanong dito, may kinatandaan ka ba? May kinatandaan. Hindi lamang sa edad. Kung hindi, pati paglago sa pananampalataya. Maging mabuti tayong modelo sa lahat ng mga kabataan. Sana makita natin dito sa ating parokya na tayong mga nakatatanda, hindi natin kakompetensya ang mga kabataan sa paglilingkod. Misang kasi, ang nagiging senaryo, tayo mga nakatatanda na naglilingkod din sa simbahan, ang tingin natin sa mga kabataan, threat sila, no? Banta. Ay, papalitan na nila kami. Kaya ang ginagawa natin ngayon, insecure tayo sa kanila eh. Diba? Hindi ko maintindihan ang mga kabataan ngayon. Bakit ganyan yung mga nagsaserve ngayon sa simbahan? Kaya imbis na lumalago din sila, anong nangyayari? Tayong mga matatanda ang nagpapaalis sa mga kabataang ito. Hindi natin sila kakompetensya. Sila ay ating katulong at kasama. Dahil ang mga kabataan ay ang hindi natin sila tinatawag na kinabukasan ng ating simbahan. Ang mga kabataan, sila ngayon ang pagsasangayon ng simbahan. Sila yung tinatawag nating now of our church. Paano sila magiging leader kung hindi natin sila tinuturuan ng tama? Paano sila magiging Kristiyano kung mismong tayo ay hindi nagiging mabuting tagasunod ni Kristo? At ito rin ay makikita natin sa ating pagbabagong buhay. Amen. Tumayo po tayo.